muna ka isipin natin bilang isa sa mga biyayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. O ang Panginoon, isipin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon, siya ang pinakamawain, ang pinakamahabagin. Bahagi ng kanyang awa sa atin, naibinuksan niya ang pintuan ng lahat ng kanyang mga biyaya sa atin upang makita natin. Pag tumingin tayo sa paligid natin, ay parang isa itong aklat na nakabukas, na babasahin natin upang makita natin dito ang katotohanan ng kanyang kadakilaan upang tanggapin natin siya ang nag-iisang Diyos at upang siya lamang ang ating sambahin. So, isa yun yung tayo na punta rin sa Berelia at nagkaroon pa niya pagkakataon na mapagingan ang pananampalatayang sila. Kasi kung doon lang sa atin, katulad ko rin, nung tayo nandoon, wala tayo pang narinig tungkol sa mga Muslim, o narinigila tungkol sa mga Muslim at Islam na mga patay at hindi mga nikadipo. So ito isa yung maraming pagkakataon. Na sana, bibigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataon. Huwag natin ipag walang bahala ang panahon na habang tayo ay nandito. Kung ikaw ay nasikap na makapunta rito dahil lang sa isang pangarap na magkaroon ng magandang buhay, magbigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya, dapat din bibigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili, ang iyong kaluluwa. Tanungin mo sa iyong sarili, pagkatapos kaya sa mundo ito, pagka ako ay umalis na at tinuhan ng Panginoon ang aking buhay, saan kaya niya ako itatalaga? Saan niya kaya ako ilalagay? Ang katanungan yan ay nandito sa mundo, mga kapatid. Ang kasagutan ng katanungan yan ay nandito sa mundo. Dinikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao mula nung kay Adan at kay Eva. Hindi niya sila iniwan ng walang pagnubay. Hanggang sa ngayon, hanggang sa huling araw, ang Allah o ang Panginoon ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng patnubay upang sino mang tahakin at sundin ang kamay na yan, siya ay makakaroon ng tagumpay na buhay dito at lalo na sa kabilang buhay. Lahat ng panampalataya na alam natin o reliyon na alam natin nagtuturo ng mabuti. Ang lahat ng panampalataya na sasabi na mayroong isang Panginoon, ngunit katiyakan, mayroon lamang inisa, isang panampalataya o reliyon na ibinigay ng Diyos na siyang katotohanan, na siyang tatanggapin niya. Kaya yun ang ating hanapin. Bigyan natin ng oras, bigyan natin ng panahon, magbasa tayo, magtanong tayo, katulad ng pagsisingap natin, ng pagiging masigasin natin na maghanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ganun din, mas bigyan natin sana na pagkakataon natin sa sarili na pag-aralan kung ano ang tunay na reliyon, ang tunay na panampalataya na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam, mga kaubayan, ito lang ang isang panampalataya, kaya isa-isang panampalataya na matutunghayan mo sa kanyang banal na kasulatan. Ang matibay at mariin na pag-angkin, na papatunay na siya ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ibang, walang ibang libro ng pang-reliyon na doon mismo mababasa mo, patutunayan niya na siya ang totoo. Ang banal na Quran, sinabi niya, Balaw bilay na syaitan na jim, Allah subhanahu wa ta'ala nagbangi. Sa banal na Quran, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalbi ta'ala rai bagi. So siya mismo, ang banal na Quran, ito ang aklat, tunay na katotohanan. Gabay sa mga tao may takso. At ito mismo sa banal na Quran, sinabi niya, ginanin niya kung ano ang reliyon na dapat mo, sundin. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna dina indallahi islam. Katunayan, katotohanan ang reliyon o panampalataya o panatunan ng buhay sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsuko, pagtalima at pagsunod sa kagustuhan at kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala at isang salita, Islam. At kung tayo sumunod sa Islam, tayo sinaguriang Muslim. Ang iba sa atin, hindi matanggap na siya isang Muslim.
Yung mga hindi pa yumayakap sa Islam, sinasabi namin sa inyo na kayo ay Muslim. Dahil kayo, in nature, sa nature, kayo ay sumusunod sa batas ng Diyos. Ang katawan na ito, ito ay isang Muslim. Ito ay sumusuko sa kagustuhan o sa batas ng Diyos. Sumusuko ito. Kaya lamang tayo bigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaisipan o ng kalayaan na pumili kung susunod tayo o hindi. Kaya dahil doon, kung hindi ka sumunod, hindi ka isang Muslim na ganap. Ngunit kung ikaw ka sumunod, Islam ang iyong pananampalataya, ikaw ay matutuwin ang ganap na isang Muslim. At ikaw ay makakaroon ng pagkakataon na tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipasok sa paraiso na ipinangako niya na tahanan at tirahan ng mga tunay na manampalataya sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang reliyong Islam, mga kabayan, hindi ba bilhin ito? Reliyon ito ng lahat ng mga propeta na sinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo at propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang kanilang reliyon ay pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mismo pinapatunayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, nandiyan, nakikita natin, nababasa natin, nakapaskil diyan. Ano sabi niya? Ang sino mang magnais ng pananampalatayang reliyon na hindi pagsuko, pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Allah, kailanman ay hindi tatanggapin mula sa Kanya. At mula sa araw ng pag-uko, siya ay mapapabilang sa hanay ng mga talunan. Kaya kung talo tayo sa kabilang buhay, mga kapatid, sa katiyakan, parusa, sa naglalagablam ng buhay magpakailanman. Ngunit kung tayo ay tagumpay sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasiyahan ng walang hanggan. Mga kababayan, hanggang dito lamang, video na pahaba natin konti. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.